masasabi ko na bang advanced na yung alam ko nung nakuha ko yung first job ko in tech? Hi! Kung bago ka rito, I am Rem, also known as Kuya Dev, and I share tips and insights about building a career in tech and shifting careers into tech. Masasabi ko na bang advanced na yung alam ko nung nakuha ko yung first job ko in tech? No, very far from it kasi paano malalaman na advanced na yon eh? Hindi ka pa nga nakapagtrabaho dun sa field na yon. I had no idea. No? Wala akong idea. But what I did was to just immerse myself in a lot of interviews para lang magkaroon ako ng feel kung ano yung kailangan nila. I mean, di naman talaga makukuha dun completely kung ano yung dapat mong aralin, yung surefire na track or surefire na roadmap na kailangan mo sundin para 100% mamahire ka sa tech. Hindi ganun yun eh. Pero magkakaroon ka na parang feel dun sa kung ano yung kailangan. I mean, hindi ka pa rin sure, pero feeling mo baka tama yung ginagawa mo. At may kasama rin ano yan, may kasama rin tsamba yan. Kasi tech, no, programming, data science, a lot of these things, they aren't standardized. May kukumpara mo kunwari sa pinanggalingan ko, electrical engineering. Alam mo, no, meron kayong set of baseline knowledge na kailangan alam. No? Kailangan marunong mag-Ohm's law, marunong ka mag-compute ng power, energy, mag-design ng transmission system, mga ganun ba? Diba? Yun, baseline yun. That's standardized across all electrical engineering graduates. Of course, may kanya-kanyang expertise yan. Baka, for example, ako, di naman talaga ako magaling sa design and even in practical applications of electrical engineering. Sa tech industry, walang ganun. Walang standardized na set of requirements, a set of skills na pare-pareho across all companies. Oh, meron tayong mga tinatawag na certifications, sa pwede mong kunin, cybersecurity, even in, no, cloud engineering. But those aren't, you know, hindi naman siya parang nire-require ng lahat ng kumpanya. A lot of companies don't even care about them. So, paano malalaman ngayon kung, no, kung ano yung kailangan mo? Yan nga. Immerse yourself in those interviews. Okay lang ma-reject. Kasi through each rejection, you have to ask, what more do I need to learn? Doon mo tanungin. Doon sa interview na yun, after kanila siguro i-reject, sabihin mo, I want to further my learning. Ano pa yung kailangan ko? Ano yung nakita nyo na kulang ko? Pangalawa, isa to sa pinaka-natsambahan ko is dahil nga ganun, nakakita ko ng patterns. No? Although walang standards, there were patterns, lalo na dun sa role na I wanted to go into, which is JavaScript development, no, on the front end. May mga usual questions silang binibigay. And, ito, madalas kong ikwento to. Right before dun sa interview, dun sa una kong job na kinuha, right before that interview, yung gabing yon, yung ginawa ko is, nag-Google ako. And alam niyo yung Google keywords ko? Common questions for JavaScript interviews. Yun lang. Then, during that night, nireview ko. At ito nga, sobrang tsamba. Kasi nung nireview ko yon, yung common questions na yon, yung tinanong ng interviewer, either yun na yon or very similar. Sinabi kong tsamba, but I knew deep inside na parang there's a high chance na itanong nila to. Kasi I've been through a lot of interviews and yun nga, nakita ko may pattern eh. Parang nasa isip-isip ko parang, there might be common questions na madalas tanungin during these JavaScript interviews. So, yun yung ginawa ko. Again, sobrang tsamba rin, di ba? But yung tsambang yun, parang I kinda raised yung rate of success, no? Kasi, yun nga, nakakita ko ng patterns. And I could only get that insight by actually going through those interviews. Every interview, you have to improve something. Kaya nga, kailangan mong tanungin.
is there anything I need to work on? There's this very stressful interview that I've gone through na talagang papel yung coding. Alapay, nag-code ka sa papel. But even though pinagawa sa akin yun, I appreciated the interview kasi I learned a lot. Parang pinag-code ako ng medyo kailangan ng malaki iteration. Then I learned something out of it na, uy, hindi mo pwedeng gawin sa browser to kasi magka-crash to. Kasi I wanted to impress the interviewer, so nag-implement ako recursion. Ang recursion kasi parang, ano diba, it's a function that calls itself, no? Tapos meron ka lang parang end state na parang para ma-break yung recursion na yun. Tapos pagbalik-balik ng ganyan. So, ginawa ko yun kasi I wanted to show the interviewer that I knew that. Pero yung nag-interview sa akin, shinut down agad yun kasi you shouldn't do that because, you know, we are doing this in a browser and the browser uses a very limited resources. And if you do that in the browser, it will crash. It will crash that window. Parang na-eureka moment ako doon. Parang that interview alone, you couldn't find a tutorial na magsasabi sa'yo noon. So, para akong nakalibre ng course from someone who's actually good, no? Libre yun. Libreng knowledge yung nakuha ko kasi, you know, I just put myself out there. I just tried. Again, I tried to impress the interviewer but it didn't work out. But for me, I got a lot of value out of it. No? Sinabi niya sa akin, ganito, ganyan, ganyan. So, from then on, parang nagkaroon ako ng parang sense of, ah, teka, hindi ko pwedeng gawin to. Kasi baka yung resource natin, alo na sa browser, hindi kakayanin. In the front-end development, napakahalaga nito. You need to be very empathetic, no? Towards your user. Hindi pwedeng porke kaya mong gawin, kaya mong pagandahin yung animation. You don't do it without purpose. Kasi pag ginawa mo yon, sobra-sobra yung animation mo, baka naman ang tagal mag-download ng website nyo. Lalo na, kunwari, yung user mo, naka 3G lang. That interview alone opened my mind to a lot of these things. So, medyo napalayo na ako, but sagot lang sa tanong mo is no. Yung knowledge ko noon wasn't really deep. And it doesn't have to be, especially for entry-level positions. You aren't expected to have advanced knowledge in things. Yung depth of knowledge mo, kuha mo yun sa trabaho. Kasi you won't appreciate things unless you actually experience the problems, you actually solve those problems, and you've actually created value for your company and for your users. So yun lang. Thank you. And if you have any more questions, comment them down below.